Ciao Raga! Musta Raga? Welcome po sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, meron akong good news sa iyo. For sure, si Gcash naman ay kilala mo, diga? Alora, kahit na nandin ka sa Italia, pwede ka nang mag-create ng Gcash account gamit ang iyong Italian cellphone number. Ipapakita ko din sa iyo ang step-by-step guide kung paano ka magkaroon ng Gcash account. Tatlong bagay lang naman ang ihahanda mo. Ihahanda mo ang iyong smartphone, sasamahan mo ng iyong passport, at saka samahan mo na din Raga ng suklay. Alamin pa natin kung saan bagang bansa applicable ang GCash Overseas. Ang detalye Raga, doon po ng sigla, partiamo! Raga, for sure ay kilala mo si GCash. Ginagamit yan doon sa atin sa Pilipinas. Ang ilan lang sa mga pinagagamitan yan ay bilang pambayad. Ginagamit pambayad ng mga bills, ginagamit din para makapagpadala ng pera, makatanggap ng pera, at saka makapurchase online. Dahil sa ang GCash ay isang uri ng e-wallet, kaya yan ay cashless. Salamat kay GCash! Ngayon ay hindi ka na masusuklian ng kindi kapag ka ikaw ay nagbayad, at yung pinagbayaran mo ay kulang ang kanyang panukle. Di kay gayon sa atin, pagka ikaw ay nagbayad at walang barya o kaya naman ay kulang ang panukle nung binilhan mo, nung pinagbayadan mo, ay kindi na lang ang ibibigay sa iyo. Kahit na malayo ka doon sa iyong mga mahal sa buhay, kahit na hindi kayo magkita personally, pagka nagkaroon ng mga okasyon, halimbawa mayroong nag-birthday, mayroong gumraduate, may mga reunion, kahit na sila ay malayo sa iyo, ikaw ay makakapagpadala pa rin ng regalo sa kanila. Anong sasabihin sa iyo ng mga iyon ay i-Gcash mo na lang po. Ngayon ay mayroong good news si Gcash dahil kahapon ay nilaunch na nila yung kanilang tinatawag na Gcash Overseas. Aray yung FB post ng official Facebook page ni Gcash. Kahit nasa abroad ay pwede nang gumawa ng Gcash account using international SIM. Maswerte tayong mga Pinoy din sa Italia dahil kasama tayo sa tatlong bansa. Kasama ng Japan at saka ganun din ang Australia. Na included doon sa beta launch ng Gcash Overseas. Gaya ng sabi kanina sa intro, handa ang smartphone, handa rin ang iyong valid Philippine passport or any valid Philippine issued ID, samahin na din ng suklay. Sabi pa ni Gcash FB page na sa beta launch pala ang. Pero più avanti ay magiging available na din sa iba pang mga bansa at next week ay pwede na din sa US. O Raga, ready ka na? Ari na yung step-by-step guide. Ang una mong gagawin ay magda-download ka ng Gcash app. So, isa-search mo yung Gcash. Pagka nakita mo, are, ay da-download mo. Kapag na-download mo na, makikita mo, so i-open mo na siya. Kapag nag-open, so directly ay magbubukas na yung Gcash app. Tapos tatanungin ka para malaman ang iyong location. So ako personally, ang pinipili ko pag ganyan ay yung allow while using app. Tapos ay makikita mo na, are, wine-welcome ka ni Gcash. Papakita rin sa iyo dyan yung mga features ni Gcash. Halimbawa, send money for free, scan to pay instantly, pay online conveniently. Tapos ay i-click mo sa baba yung register para makapag-create ka ng Gcash account. Makikita mo are, magbubukas yan ay hihingin ang cellphone number. So, makikita mo din na nakalagay dyan by default ay yung 63 dahil yan yung code ng Pilipinas. So, i-click mo yung frecha para magkaroon ka ng mga choices. So, lalabas yan. Makikita mo na kasama ang Italy dito sa Gcash na kung saan ay pwede mong gamitin ang cellphone number dito sa Italy. Makikita mo yung positive 39 dahil yan yung country code ng Italy. So, i-click mo at pipiliin mo yung Italy. Tapos, makikita mo na dyan na ang nakalagay na dyan na country code ay 39. Yung positive 39 dahil Italia nga yan. At sabi pa ni Gcash, si Gcash daw ay available para sa mga Filipino citizens. Tapos, sa sunod mong gagawin ay itatype mo ang iyong cellphone number. Yung iyong Italian cellphone number. Pagka na-type mo na, i-click mo yung next. And then, magpapadala sa iyo ng 6-digit na authentication code si Gcash. Matatanggap mo yan doon sa iyong cellphone. Matatanggap mo bilang SMS. Pagka natanggap mo yung code na yon ay itatype mo diyan. Okay? Para nang sa ganun ay maka-avanti ka.
Ngayon ay magre-register ka. So, if you fill up mo itong form na to, ilalagay mo yung iyong basic na information. I-indicate mo din, pipili ka kung saan ka manggagaling yung funds mo. At saka, syempre, yung nationality. At pipili mo dapat dyan ay Filipino ka. Ngayon naman ay itong Philippine address. Ilalagay mo dyan, pipill upan mo yung address mo sa atin sa Pilipinas. And then, current address, syempre, ang ilalagay mo dyan ay yung address mo dito sa Italia. Once na, na-fill upan mo na lahat yan, magiging blue na yung next. Ibig sabihin ay na-fill upan mo na yung mga dapat na information na kailangan, so i-click mo yung next ngayon. And then, sasabihin sa'yo na reviewin mo yung information na nilagay mo. So, re-reviewin mo mula doon sa basic information, doon sa address mo sa Pilipinas, yung current address mo dito sa Italia, and then pagkatama lahat, i-click mo yung next. Dito naman ay magse-set ka ng 4-digit na MPIN. So, itatype mo di yan and then i-retype mo for confirmation. Kapag tama yung 4-digit MPIN na kinreate mo, magiging blue yung submit at makikita mo rin yung check doon sa taas. So, i-click mo ngayon yung submit. Tapos, makikita mo ari, ang sabi ni GCash app ay almost there. Malapit na daw matapos. So, pinapahanda sa iyo ang iyong sarili para ikaw daw ay selfie ready at saka dapat mong ihanda yung iyong dokumento. Ang sunod na step ay dito na tayo sa get verified. Ang sabi, para dun sa verification ay maghahanda ka ng valid ID. Kailangan ay basahin mo maigit, intindihin maigit, Tagalog naman yung iba diyan, para na sa ganun ay malaman mo ang mga dapat at hindi dapat gagawin. Kaya sabi raga kanina ay maghanda rin ng suklay kasi dapat ay selfie ready ka at maayos ang iyong postura pagka ikaw ay nag-selfie. At saka nandyan pa yung iba't iba pang mga instructions ha. Dapat daw ay clear, hindi blurred yung picture, meron kang proper attire na suot, wala kang suot na sombrero, wala kang mask o kaya salamin, at syempre, kaya nga tawag ay selfie, dapat ay ikaw lang, wala kang kasama doon sa picture. Dapat din na siguraduhin tama ang personal information. Dapat ay tama lahat ng spelling at saka syempre yung information ay nagmamatch doon sa iyong ID. Pagka okay na yan, i-click mo yung get fully verified. Lalabas ulit aring hinihingi na are, so ilalagay mo dyan ang iyong birth date at saka i-check mo yung Filipino ikaw. Dapat ay pipiliin mo yung yes. Kapag nailagay mo na ang iyong birthday at saka napili mo na yung yes na ikaw ay Pilipino, i-click mo naman yung next. Ngayon ay makikita mo yung mga list ng mga valid IDs na pwedeng gamitin. Meron dyan mga recommended IDs, meron din naman na other IDs, nandyan yung mga listahan. I suggest raga na since nandito tayo sa abroad, sigurado naman na meron kang passport, yun ang iyong gamitin. Tandaan mo raga, dapat na ang ihahanda mo, ang i-upload mo ay yung totoong ID at hindi photocopy. Kung passport ang gagamitin mo, so ilalabas mo yung original na passport. Tapos, i-click mo yung OK. Kapag naklik mo yung OK, makikita mo rin dahil nahingi si GCash ng permiso sa iyo na magamit ang iyong camera. So, i-click mo yung OK. And then, mag-o-open ang camera ng iyong cellphone. So, i-scan mo daw yung front side ng iyong ID. Okay, hahawakan mo maigi yung card at kailangan na yung edges na yan ay magiging blue, yung apat na edges. Kita mo garaga, are, aring sample na, are, pagka naitapat mo yung iyong camera doon sa iyong ID, automatic, pagka tama ang iyong pagkuha, yung apat na edges ay magiging blue na yan. And then, pagka nag-blue na yan, hindi mo kailangan mag-take ng photo dahil automatic na na mag-take na siya ng kanyang photo. Tinakpan ko lang yung mga detalye diyan ng aking passport para sa privacy. Pero dapat ay malinaw at readable dapat yung mga detalye diyan. After na magawa mo yan, ang sunod naman na step ay magse-selfie ka. Ang paalala ni GCash, magsuot ka daw ng proper attire at saka yung selfie mo ay dapat na parehas doon sa picture mo doon sa iyong ID. Paalala ulit niya, tanggalin ang sombrero, ang maskirina o kaya naman ay salamin. Tapos, i-click mo yung OK. Pagka-click mo ng OK, ito naman ang makikita mo. Papascan na daw yung iyong face. So, i-click mo yung next. Once na maklik mo yung next, automatic na makikita mo ang iyong sarili sa iyong cellphone. And then, huwag mong kakalimutan na i-blink mo daw yung iyong mga mata. Kasi hindi ka mag-a-avanti pagka hindi ka nag-blink ng mata. So, pagka nag-blink ka ng mata, na-capture niya yan, automatic magpa-process na siya ng kanya. Doon sa ID information, since na-capture yan ang system doon sa pagpipicture mo kanina, automatic na ilalagay niya dyan yung mga detalye ng ID na ginamit mo. Tapos ay hihingan ka din ng work details. Dapat ay fill upon mo lahat yan. Huwag kang mag-leave ng blank.
And then, din sa bandang huli ay pipili ka kung yes or no. Kapag ka, na-fill upan mo na lahat yan at nakapili ka na dyan sa dalawang huli yan kung yes or no, i-click mo naman yung next para maka-avant ka. And then, makikita mo naman array, pinapa-accept naman sa iyo yung terms and conditions. So, kailangan na-checkan mo yung checkbox. Pagka na-checkan mo yung checkbox, makikita mo na yung confirm ay naging blue na. So, i-click mo yung confirm. After nyan, pag nakita mo to, ibig sabihin ay nakagawa ka na, nakapag-create ka na ng iyong GCash account. Ang sabi ni GCash ngayon ay, i-verify niya yung iyong account na ginawa. Mag-expect ka daw ng SMS within 24 hours para doon sa status ng iyong verification. Sa aking personal experience, subito nag-message na agad si GCash. Sinabi niya na congratulations daw at fully verified na daw yung aking account. Kung gusto mo na bago kang maggawa ng account na yan, o kaya naman after mo makapag-create ng account at meron ka pang mga questions, puntahan mo raga at bisitahin mo yung official na website ni GCash para sa ganun ay magkaroon ka pa ng marami pa at additional na mga information na maaaring makakasagot sa mga tanong mo. O raga, nakatulong ka sa iyo ang step-by-step guide na are? Please let me know, comment ka lang dyan sa baba. O raga, umaasa ako na nakatulong sa iyo at nakapagbigay sa iyo ng information ang content ng vlog na are. Salamat sa panonood mo, salamat sa suporta mo. Makasakali, hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, sana ay mag-subscribe ka na. Hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all para nasa gayon, wala kang mamimiss ng mga videos. Huwag mo rin kalimutan na mag-like at i-share mo rin sana sa iba, lalo sa mga kababayan natin dito sa Italia o kaya naman ay sa mga mahal mo sa buhay na nandoon din sa ibang bansa. Lalo na yung mga nasa Australia o kaya naman inasa sa Japan o kaya naman ay doon sa US kasi next week ay mailalunch na rin doon yung GCash Overseas para sa ganun ay sila man makapag-create din ng GCash account. Din sa aking Facebook page at Chad Will Guide, sana ay ma-follow mo ako diyan. Pwede mo rin akong i-subscribe at kung gusto mo pa rin akong tulungan, pwede mo rin akong padalhan ng stars. Once again, this is Chad and always remember, Chad Will Guide. Kasi raga, hasta la próxima.